Well, magandang gabi sa mga kapatid dyan sa Guadalupe Congregation. First time ko yatang mag-share, mag-preach sa inyo sa online. At medyo paus na ako. It's my third time to preach this today. At sakali ay mayroon pang next na appointment mamaya. I'm not complaining nor bragging. Sinasabi ko lamang ang katotohanan. Kaya lang, namimiss kong makita yung mga mukha ng mga kapatiran dyan. Marami akong nakita, naka-black out. Ima-imagine ko na lamang na nandyan nga kayo, ano, mga kapatid. Mamaya siguro ay magbubukas yung ating mga, ang tawag natin dyan, mga videos para makumustahan tayo. Anyway, meron tayong theme, no? Nahirapan ba kung mag-isip ano kaya ang aking babahagi sa inyo? And later on, na-realize ko, uy, meron nga palang tema na ibinigay si Brother JR. So, ito nga, no? Psalms 37 verses 39 to 40. Binago-bago ko ang title actually nito ano? Finally came up with the title, Salvation of the Righteous. Nang binasa ko ang talata, na-realize ko, no? Ito pala yung basis ng kanta na kinompose or composed by Keith Lancaster. No? Yung awitin niya na Rescue Me from the Wicked, O Lord. Ayan. At naalala ko, nang ituro niya sa amin ito doon sa Palawan during the Mission Forum, Asian Mission Forum actually yon. At Guadalupe Congregation ang nagpadala sa amin doon ni late Brother Mapalo, Brother Tommy Mapalo. Dalawa kami doon na ipinadala ng Guadalupe Congregation. At doon namin na-meet personally si Keith Lancaster. At itinuro niya itong awitin na ito based on our text. So napakaganda yung awitin na pinamagatan niya yata ito na Rescue Me from the Wicked, O Lord. At sinasabi niya, ang mga tao ng Diyos ay mayroong dapat awitin or mayroong appeal sa Diyos, no? Sa mga pagkakataong sila ay down o sila ay nagugulumihanan, naguguluhan o kaya ay mayroong mga failure sa buhay. Kaya isa ito sa mga kanta na inintroduce niya na hindi lamang mga papuri ang ating mga awitin, hindi lamang mga masasayahin. Meron din tayong mga awitin na humihingi tayo ng favor from the Lord. Yan. At ito nga ay napapanahon sapagkat ang ating panahon ay nakababahala na. Panahon ng walang katiyakan. No? Paglabas mo ng bahay ay hindi mo tiyak kung mahahawaan ka ba ng virus o uwi ka ba sa tahanan mo na mayroon ng virus. Oo. At hindi natin alam kasi sa labas na mga tao na kakasalamuhan natin kung sino at sino ang wala ng virus. Kaya nga, lahat ng mga tao niyan, sabi natin, are suspects. No? Suspect sila na mayroon sila para maiwasan natin. No? Maiwasan natin na maging kampante ng paglapit sa kanila, na wala tayong distansya na, wala tayong face mask, at later on, nire-require na sa atin ng face shield. Kung kailangan nyo ng face shield, marami pang stock ang kasandal. Pero mga kapatid, sa mga panahong ganito, sa mga panahong katulad nito na walang katiyakan kung sino ang mahahawaan ng virus. At sabi nga, totoo ito. Ano? Dati-dati ay malayo sa atin ito. Malayo pa yung mga balita. Pero lately ay mayroon na tayong mga kilala, mga kapatiran sa provinces, sa ibang bansa, sa Amerika, at tumalapit sa atin, mga kapatiran natin na alam natin sa mga congregations na malalapit lamang, mayroon nang mga nagpa-positive. Kaya sabi nga ay, this is real, totoo ito. No? At dati ay malayo lamang ang danger, palapit ng palapit sa atin dahil mga kakilala na natin ang nagpa-positive sa virus na ito. Pero huwag tayong mag-alala. Ayon sa ating talata, Psalms 37, 39 to 40, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ay ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan.
at sila'y tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at iniligtas sila sapagkat sila'y nagsipagkanlong sa kanya. Sa King James Version ay sinasabing, "But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him." So sinasabi ko, ito yung awitin. No? Hindi ko nga lang makita yung mga wordings na ginamit ni Kip Lancaster. Hinahanap ko ito, ano kayang version ang ginamit niya. No? Sinasabi niya, "Rescue me from the wicked, O Lord." And then sa last part nito, sa King James Version, ay kakaiba ang translation na ginamit niya. I was also looking for that word fortress. No? Siya yung ating kuta. At dahil siya ang kuta, nagsipagkanlong sa kanya, ang kanyang mga tao. Ayan, no? So ito ang basihan ng ating awitin. Naawit natin ito eh. Rescue me from the wicked, O Lord. Ganan ako sa melody plus the lyrics. At saka yung idea na we need help. And so we sing this song to ask help from above. Ayan. Unang point na nais kong tandaan natin mga kapatid, may kaligtasan ang matuwid. Okay? Spiritually, physically, emotionally, at anuman pang nali na kailangan po natin. Well, una ay sinasabi nga, verse 39, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. So mayroong kaligtasan, it is assumed by the verse na mayroong kaligtasan ng matuwid. At pinupoint out niya lamang no, sa first stanza nito na ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. So it's understood na mayroong kaligtasan ang mga matuwid. And we ask the question, kaligtasan saan? Well, unang-una, spiritual nating kaligtasan no, mula sa kasalanan natin. Unang-una, yung ating lumang kasalanan bago tayo naging Kristiyano sapagkat tayo nga ay nangaligtas sa biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. No? Sabi ng Panginoong Hesus, ang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Tayo ay sumampalataya noon at nabautismuhan tayo at sabi ng verse ay maliligtas. So mayroon tayong kaligtasan doon mula sa ating mga kasalanan. At ayon sa Gawa 2:30 also ay noong tayo magsisi at magpabautismo, ang bawat isa sa atin sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan na ginawa natin, ibig sabihin napatawad ang ating kasalanan, naligtas tayo sa kapahamakan na dulot ng kasalanan. At ang misyon ng Panginoong Hesus ay ang kaligtasan naman ng mga naligaw na katulad natin dati. At yung kaligtasan natin na espiritual sa ating kasalanan ay hindi lamang yung nakaraan na kasalanan natin. No? Unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9, ay sinasabi ni Apostol Juan na kapag ipinahayag natin ang ating kasalanan, ay mayroong ay siya matapat no, na nagpapatawad sa atin. Ang hulugan ng isang Kristiyano pagkatapos na mapatawad ng kanyang kasalanan, ay possible na sila ay magkasalang muli. Sa pagkakasala nating muli, ay ang Diyos ay matapat na maghihintay na tayo magpahayag ng ating kasalanan sa Kanya at siya naman handang magpatawad sa atin. At ang sabi na Apostle John, ang dugo ng Panginoong Hesus ay naghuhugas sa ating mga kasalanan. No? Mayroong retroactive power at mayroong continuous power ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang noong pinatawad tayo sa luma nating mga kasalanan ang kanyang power, meron din itong power sa kasalukuyan. Yung alamang, sabi ng sumulat ng Hebrews, huwag nating sadyain ng magkasala. Hebrews chapter 10 verse 26. At sapagkat wala nang ibang na pwede pang ihandog para sa ating mga kasalanan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Sa pagpapatuloy natin sa pagkakasala ng sinasadya, binabaliwala natin yung handog sa ating mga kasalanan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pero isang katiyakan, tayo ay mayroong kaligtasan sa ating mga nagawang kasalanan noon at kahit sa kasalukuyan ng ating buhay. Pero hindi lamang po kaligtasan espiritual ang ating pinag-uusapan dito. No? Maunawaan ko sa mga pananalita ng salmista na sumulat ng ating pinakateksto
mga awit 37, 38 hanggang 39 o 39 hanggang 40, no? Ay pati physical na kaligtasan ay meron po tayo. Hindi nga ba't ito ang sinasabi ng mga awit Kapitulo 23, ang napaka-popular na salmo, sa pagkasabi ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa sipin ng mga tubig sa napahingahan. Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, ang magandang bagay. Bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Yung pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway, yung pinahiran ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay naapawan. Tunay ng kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng makaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Kasama doon ang physical salvation po natin, kaligtasan natin mula sa ating mga kaaway. Si Pedro at si Pablo ay mga tao ng Diyos na naranasan ang pagliligtas ng Panginoon physically. Di nga ba't sila ay nabilanggo? Si Pedro, nabilanggo. Dahil sa pangangaral niya sa Panginoong Jesus, tungkol sa Panginoong Jesus. At sa isang gabi, niligtas siya ng anghel, nakalabas siya. Si Pablo at saka si Silas, nung sila ay nabilanggo, ipit-ipit pa ang kanilang mga paa doon sa bilangguan. Maya-maya ay nagkalindol at nabuksan ang pintuan ng mga ng prinsuhan ng bilangguan. Akala ng bantay ng bilangguan ay tumakas na sila. Sabi ni Pablo, huwag mong satanang yung sarili, nandito lamang kami. Pagliligtas ng Panginoon sa kanyang mga tao mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay katotohanan. At ito nga ay kasama na ang ating emotional. Sa binasa kong mga awit Kapitulo 23, mauna ko po dito na kahit na yung mga bumabagabag sa atin, sa mga emotional problems natin ay naririto. Iniingatan din tayo ng Panginoon at iniligtas din tayo sa mga ganitong mga damdamin. So no doubt, mayroong pagliligtas ang Panginoon sa mga matutuwid. At tayo po ang mga matutuwid ayon sa kasulatan. Tayo ang naging mga masunurin sa kalooban ng Diyos. At tayo ang mayroong kaligtasan. Subalit ang kaligtasan na ito, our second point for the evening, ay hindi sa ating sariling kakayahan. Kahit pa ano pa ang ating gagawin, wala tayong kakayahan, no, ng pagliligtas para sa ating sarili. Oo, meron tayong magagawa, no, sa ikaliligtas natin, pero hindi tayo ang magliligtas sa ating sarili. Ni hindi ang mga ibang tao, hindi ang mga gobyerno o mga institusyon, no, na gawa ng mga tao o binuo ng mga tao. Ayon sa ating teksto, ang kaligtasan ng mga matuwid ay sa Panginoon. Opo, wala ng iba. Sa Panginoon nga lamang ang ating kaligtasan at sa Kanya lamang tayo maaring umasa. Hindi tayo makakaasa sa sino man, sapagkat ang kaligtasan nga ay nasa Kanya lamang. Kaligtasan sa Panginoon, verse 39, siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Yung kuta sa English ay fortress. No? Isang lugar na protektado mula sa mga pag-atake ng kaaway. Ang susunod na binanggit sa verse 39 ay sila'y tinutulungan ng Panginoon. Ang tulong ay mula sa Panginoon. And then, ang pagsagip. Sinasabi nito, sinasagip niya sila sa masama at iniligtas sila. Itong mga tatlong mga talatang ito, no, ay iisa ang tinutumbok. Ang kaligtasan ng mga matuwid ay sa Panginoon. At isa-isahin ito. No? Ang sabi, ang kaligtasan natin ay sa Panginoon sapagkat, ayon sa verse 39, siya ay ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Ano ba itong kuta?
Nabanggit ko, is a fortress. Pwede siguro natin gamitin yung word na baluarte. A fortress is a place that is protected against attack o stronghold. Kaya maalala ko noong mga panahon na isulat ang mga aklat na ito, o so pa noon ang mga nabakuran, mayroong kuta na mga syudad no, sa Lumang Tipan. Maalala ko ang syudad ng Ai o ng Jericho. No? Ito ay nabakuran. At mga AD 70, yung ating pinag-uusapan noong mga nakaraan na pagbagsak ng Jerusalem. No? Ang syudad ng Jerusalem ay isang fortress. Nababakuran ito. Isa itong kuta. At sinadya nila ito upang maproteksyonan sila mula sa mga taga-ibang bansa na sasalakay, na sasakop sa kanila. At ganoon nga ang nangyari noong AD 17, nung pumunta ang mga Romano, mga sundalo doon sa Jerusalem, ay nakita nila na bakuran nga ito. Kaya hindi sila basta-basta makapasok no, sa syudad ng Jerusalem. At kahit na nung magiba nila yung outer na nabakod, nalaman nila mayroon pa palang mga inner na nabakod itong Jerusalem. Kaya hirap na hirap sila. Ilang abang buwan ang ginugol nila para magsakop nila totally ang syudad ng Jerusalem. Pero yung idea ng kuta, no, ay ito yung pinaka protection. Kaya nung sumakop na, dumating na yung mga Roman soldiers sa Jerusalem, ang ginagawa ng mga Hudyo, aatakihin nila, no? Lalabas sila sa bakod nila, aatakihin nila yung mga Romano, tatalunin nila sa isang labanan, at saka sila magre-retreat, balik sila sa kanilang kuta. Yan ang naging sistema nila. No? At saka yung idea, no? No, maliban sa fortress, sa kuta, paglalarawan, ng Diyos ay ang kuta sa panahon ng kabagabagan, sinasabi rin, no, sila'y tinutulungan ng Panginoon. Idea ng hindi kayang mag-isa ang tao, kaya kailangan niya ng tulong. At ang tulong na yun, galing sa Panginoon. Una, mayroon siyang fortress, mayroon siyang protection, no? At yun ay sa piling ng Panginoon. No? Ngayon, kahit na nasa loob ng fortress o kuta o protection, ang isang tao maaaring hindi niya magawa ang gusto niyang gawin, kaya ang pangalawang idea sa kaligtasan na nasa Panginoon ay mayroong tulong mula sa kanya. Now, in case siya ay matatalo, no? Katulad ng mga nangyari sa mga Hudyo noong AD 70, napasok ko sila. No? In case, ang sinasabi ng Tanata, Awit 37, sinasagip sila. No? Yung idea ng rescue sa awitin ni Kit Lancaster, rescue me from the wicked, O Lord. Kapag ikaw ay nagpasagip, nagpasaklulo, delikado na ang kalagayan mo. No? Kumbagay, biktima ka na, talo ka na, wala ka nang pag-asang mananalo sa sarili mong kakayahan. Nasa dead end ka na, end of the rope ka na, blank wall ka na. No? And there's no more way, abante. Kahit na talikod, sa likuran, wala na. Sa kaliwa, wala na rin. Pakanan, wala na rin. Ang tanging daan na lamang, ang tanging paraan na lamang para makaligtas ka ay way up. No? Way up. Oh, at yan ang sinasabi ng talata na mayroong pagsagip. Okay? Pagsaklulo. Ito ay manggagaling sa Panginoon. Kaya sagaling magapi na tayo na mga kaaway, sasagipin tayo ng Panginoon. Kayang-kayang gawin ng ating Diyos ito. Sabi ni Apostle John, 1 John chapter 4, verse 4, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, referring to the world. Bakit? Sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa sa nasa sanglibutan. Now, yan ang mga pananalitang makapagbibigay ng boss sa atin. Lakas loob sa atin na magtiwala sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa paghahambing, sino nga ba ang makapangyarihan sa mundong ito? O ang Diablo ay meron. Meron siyang mga naapektuhan, meron siyang mga nasisira na mga buhay, meron siyang napapanghihina na mga Kristiyano. Subalit ang totoo ay ang ating Diyos na kinikilala, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay ang siyang lalong makapangyarihan sa lahat.
O sabi ni Brother GR kanina sa kanyang Bible study, nagyayabang lang si Satanas. Nagyayabang lang siya na sa kanya ang mundong ito. Hindi naman. No? Nagyayabang lang siya na siya ay makapangyarihan. Hindi naman. Kakampi natin ang makapangyarihan sa lahat. Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 at the following verses. Basahin natin ito. Ang unang sinabi ni Apostol Pablo, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Oh, question mark. At hindi siya naghihintay ng kasagutan. Ito po yung tinatawag natin na rhetorical question or question to emphasize. Nagtatanong siya o pagbigyan ng diin na wala at walang maaaring lalaban sa atin sapagkat ang Diyos ang ating kakampi. Pagpapatuloy natin sa verse 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Again, sa rhetorical question, wala. Walang magsasakdal sa mga hirang ng Diyos, sa mga matuwid sa atin. No? Walang maghihirang, magsasakdal. Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Again, it's a rhetorical question. Wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Yan ang point ni Apostle Paul. Now, iniisa-isa niya. No? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak o ang virus. Oh, wala doon. Pero to yan, wala doon. Oh. Pero o ang virus, dagdag natin. Yes, no? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo'y kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. At nalalaman natin na lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa mga tuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. O mga kapatid, kung kayo nag-aalin nga nga, no? Kung kayo nababagabag itong mga panahon na ito, itong mga talatang ito sa Roma Kapitulo 8, basahin nyo, napaka-powerful ng mga wordings ni Apostle Paul na dinikta sa kanya ng Espiritu Santo sapagkat ginabayan siya, no? Sa pagsusulat ng mga salitang ito. Para po sa atin, sa pagpapatunay na ang kaligtasan natin ay nasa Panginoon. At walang kukontra sa Panginoon, walang makakatalo sa Panginoon. Now, the third point is this. Oo nga't mayroon tayong kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay sa Panginoon. Pero ang pangatlong point ay, kailangan nating magkanlong sa Panginoon. O kumanlong. Nalilito ako sa totoong Tagalog dito. Ang kaligtasan ay dahil sa pagkanlong natin sa Panginoon. What's the point? Sabi kasi ng talata, sapagkat sila ay nagsipagkanlong sa Kanya. Alam natin na may kaligtasan ang mananampalataya. Point number one. At alam naman natin na ang kaligtasan ng mga mananampalataya ay sa Kanya lamang, sa Panginoong Diyos. Now, we ask the question, sapat na ba yun? O sa mga talata na ating pinag-aaralan, mga kapatid, hindi. Mayroong pangatlong kailangan. Ang pangatlo ay dapat magkanlong ang tao sa Kanya. Ano ang ating sinasabi? Ang pagkakanlong sa Kanya ay idea ng mga pakikidigma sa mga kaaway noong araw. Na sinabi ko na kanina, mayroon silang kuta. Ito ang nababakuran kung saan ay mayroong proteksyon. Na parang siyudad ng Jerusalem noong AD 70 at nang dumating ang mga mananakop, sinalubong sila ng mga sundalo ng Israel sa labas ng kuta at kapag matapos nila ang kanyang misyon o kaya ay kapag natatalo sila, ay pwede silang umatras, magtago sa kuta o sa kampo nila at again, safety po sila.
yan po ang idea ng pagiging kuta, ang pagkakanlong natin sa Diyos. Mayroon tayong proteksyon mula sa ating Diyos. Ang kuta ay paglalarawan sa Diyos na nagbibigay ng proteksyon. Kaya ibig sabihin, ang tao ay kailangan niyang magkanlong sa kanya kung nais niya ang kaligtasan. Kahit na po sa ating panahon ngayon, no? Dahil hindi dahil sa mayroon tayong proteksyon, ay kung saan-saan na lamang tayo pupunta at kung ano-ano na lamang ang ating gagawin sa mga panahong ipinagbabawal ng gobyerno ang paglalagalag, paglabas-labas ng walang gaanong mahalagang layunin. Kaya ako nahihirapan na bumisita sa iba-ibang mga gawain. Kasi kailangan itong i-justify kung yung biyahe ko ba ay essential trip. Ulit kasi ang sinasabi nila na pwede kayong lumabas, kaya meron kayong quarantine pass, pero kailangan essential, yung napakalagang dahilan ng paglabas ninyo. Halimbawa, bibili kayo ng gamot, no? O bibili kayo ng pagkain ninyo. Kaya hindi nila sinabi na kung kayo ay magtatanim doon sa bundok, pwede kayong lumabas. O kaya ay magga-garden kayo sa Tagaytay ay pwede. No? Gusto kong gawin ang mga yon, maliban sa gawain na dito sa bahay, gusto kong lumabas, gawin ang mga yon. No? Pero nahihirapan akong i-justify. No? Essential trip ba yon kung ako'y pupunta? Baka magkakaroon kami ng diskusyon lamang ng polis na sisita sa akin sa kalsada at mangyayari ay pauuwiin na lamang ako at baka umulit pa ako, ang mga sunod na mangyayari ay kakasuhan na ako, rireklamo na ako. So, hindi dahil sa mayroon tayong proteksyon, no, mula sa Diyos, ay sige tayo ng sige na. O sabi ko nga sa inyo mga kapatid, lumalapit sa atin sa mga kapatiran, sa church, ang danger na may mga kilala na po tayo na naging positive na. At hindi lang natin sinasabi kung sino-sino mga ito, at pinapangalagahan natin na baka sila ay layuan o ano pa man, no? Ang mga Hudyo po noong 1870, no, parang mayroon sila sa protection ng Diyos, kinailangan nilang manatili doon sa loob ng kuta nila o ng fortress nila. And so, ganun din ang narapat nating gawin ngayon. No? Upang may protection ang Diyos sa atin, kailangan nating manatili sa Kanya. Kung tayo ba'y lumalabas ng basta-basta na lamang, tayo ba'y nanatili sa Kanya? Well, siguro sa isip po natin, nananatili tayo sa Kanya. Pero kailangan nating gawin yung ating bahagi. Yun ang idea ng magkanlong. Nandoon yung fortress. Okay? Yung kuta ng Jerusalem. Ang mga Hudyo, kapag sila lumabas mula sa kutang ito, wala sila sa proteksyon ng kanilang fortress, ng kanilang baluarte. They were exposing themselves to danger. And exactly that's what we are doing when we just go out. Oo, mga kapatid, no? Kailangan natin ng proteksyon ng Diyos, so sa Kanya tayo magkanlong. No? Di pwede rin pangatwiran na walang imposible sa Diyos. May Diyos naman tayo, sige, punta tayo kahit saan. Iniligtas tayo sa virus. Kailangan nating gawin ang Kanyang kalooban. No? Ilagay sa safety ang ating sarili. Parang ganito lang ang principle, mga kapatid, na sinasabi ko. Naunawaan natin, tayong mga mananampalataya ay nasa kamay ng Diyos. At once na nasa kamay tayo ng Diyos, tayo ay nasa Kanyang proteksyon. Sabi nga, walang makakaagaw sa atin as long as nasa kamay tayo ng Diyos. Okay? We are talking about our salvation, kahit na salvation natin spiritually. Ang tanong ay, paano kung ikaw ay lulundag, lulukso, palabas sa kamay ng Diyos, at ang protection mo ay nandun sa kamay ng Diyos, so umaalis ka sa protection ng Diyos. Same principle applies, no? Sa ating sitwasyon ngayon, kapag di tayo nag-iingat, maalis tayo sa proteksyon, sa fortress, sa baluarte, sa may kuta na binigay ng Diyos sa atin, nilalagay natin sa kapahamakan ng ating mga sarili, mga kapatid. Kaya, ituring natin ang Diyos ang ating kuta, ang malaking bato, ang aking kuta, sabihin sa awit 18:2, aking tagapagligtas,
Aking Diyos, aking malaking batuna sa kanya'y manganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. 31:3, sapagkat ikaw ang aking malaking bato, ang aking kuta. Alang-alang nga sa iyong pangalan ay pangunahan mo ako at patnubayan mo ako. At hindi ko na po sinali yung marampang mga talata sa aklat ng mga awit kung saan ay sinasabi na ang Panginoong Diyos ay ang malaking bato, ang ating kuta, ang ating fortress, ang ating baluarte, ang lugar na mayroon tayong proteksyon. Huwag tayong aalis doon, nandun lamang yung proteksyon ng Diyos. So in conclusion, mga kapatid ko, sabi nga ni Hari Davin, Psalms 37, 39-40, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ay ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. At sila ay tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila sapagkat sila ay nagsipagkanlong sa Kanya. May kaligtasan ang mga matuwid. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. Ang kaligtasan ay sa pagkanlong sa Panginoon. Magandang gabi po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon itong mga panahong ganito.